Panahon natin ating unang contender mula sa Metro Manila na si Cynthia Vargas! Ay, ano-ano kaya ito niya? Halaga. Suduhin ko lang sa mga. Yeah, hello! Dito lang makuha, dito lang. Sorry. Mga kapit, where are you going? Di ikot ko sana eh. Sa iyo ko si Mami. Hello po, Tita Cynthia. Saan po kayo sa Metro Manila? Sa Barangay Pembo kami. Pembo. Saan po yung Pembo? Pembo ng Makati City. Baka yung kabilang Makati side sa may Guadalupe. Banda dun yan. Pagka babae, Pemba. Nalito. Pagpasensya na po. Ano yung pinagkakabalahan ninyo, Ma'am Cynthia? Ako ay nanay sa aking apat na anak at tatay na rin. At ako ay isang volunteer sa aming barangay. Volunteer? Oh, volunteer ako sa aming barangay. Ano ako ay group leader. Ano po bang klaseng... Opo, ano pong klaseng pag-volunteer yan? Ano kami? Kami yung halimbawa kung anong problema doon sa aming nasasakupan, sa akin nasasakupan, kami ang magpaparating sa barangay. Halimbawa po, mayroong bata na nawawala. Kami ngayon ang may responsibilidad para... Balik kayo po yung parang messenger. Parang gano'n. Parang ako ang leader doon sa leader amin. Leader ng mga concerned citizen. Tapos nagpapadala ng... Tapos bila... Ako, pag ako ang group leader, meron pa rin akong siyam na kasama na black leader ang tawag. Para ano, mas organized. Kasi yes. Yun, meron naman text, pero mas kailangan may tao po talaga. Pero kayo po, doon po sa inyong area, ano po yung isa sa pinaka-challenging na na-experience nyo na sitwasyon? Meron na po ba? Ay, meron po. Tulad po ng? Tulad ng yung unang-una ko po maging leader. Ano po nangyari? Kasi nagalit yung mga nagiinuman sa aming half-court kasi nga, sinasaway ko sila kasi naglalaro ang mga bata. Tapos, siyempre, kailangan pag half-court, laruan lang yan. Opo. Bawal mag-inom, bawal. Doon ako na-challenge na lumaban sila sa akin, pero hindi naman pa ako nagpatinag. Later on, nagkasundo rin kami kasi nag-usap-usap. Pero doon niyo po sinubukan yung una niyong tungkulin. Opo. Nasubukan siya doon. Yung mga maliit na bagay na ganyan, pwedeng lumaki rin talaga. Kaya kailangan ng mga ganyang public servant. No? Tama. Oo. Totoo. Tsaka mga concerned citizen sila lahat. Mga, totoo. Nagkataon lang na siya yung pinaka-leader. Pero syempre, marami mga concerned citizen doon sa area nila. Opo. Pero bakit bakit naman po ninyo napili yung pag-volunteer? Bakit niyo po nagustuhan yung trabaho niyo? Bali, ako ang napili nila. Ako ang napili nila. So, ginampanan ko na rin kasi parang mayroon akong puso sa pagiging... gusto ko kasi yung magandang pamayanan, lalo lang sa mga new generation. Wow. Na ipakita natin yung maganda para sa ating mga anak, para next generation, okay sila. Kailangan natin ngayon ang kagaya nyo po, po sa panahon ngayon, sobra. Pero paano po yung mga hindi nakikisama? Paano nyo po sila nahahandle? Sila naman ay hindi mo naman pwedeng, kailangan makisama ka rin sa kanila na late, dahan-dahanin natin. Oo. Dahan-dahanin natin para later on din marirealize din nila kasi pag magkaroon na rin sila ng pamilya. Totoo. Totoo yan. Totoo yun, Nanay Cynthia. Nag-a-agree ako kasi, di ba po, bilang nanay, lagi natin sinasabi o dapat maging magandang ehemplo tayo sa mga kabataan. Naniniwala din ako na kahit matatanda na tayo, kahit sa opisina, yung mga trabaho natin. Kasi minsan nagsisimula sa boss yun. Sana yung mga boss natin, kung may mga tayo, yung mga empleyado, maayos yung pakikitungo natin. Totoo sa mga juniors o yung mga empleyado natin para sila mismo... kapag naisip nila na maayos naman yung pakikitungo sa akin ng boss ko, maayos din yung pakikitungo ko sa iba kong mga ka-opisina. Tapos magiging productive sila lalo. Yes, diba? Kasi stressful lang eh. Nay, meron po ba kayong allowance sa pagiging volunteer dyan sa lugar ninyo? Ang ano lang namin, incentive lang namin. Halimbawa, may mga magandang... sinasabing biyaya. Yung may project yung mga, halimbawa, sa social service. Halimbawa, may libreng pa-seminar para matuto ka mag-massage. Ganon. O kaya, mayroon kaming tupad, libreng pag magwawalis ka ng 1 month. Ganon, sa dole. So, parang pinagbibigyan rin kami. Mm-hmm. Mga free seminars. Free seminars. Sabi niyo po, public servant po kayo. Pero paano po ba yung relasyon niyo sa family mismo? Kunyari, may
away, nag-away yung anak. Nung una, yung mga anak ko, nagwo-worry din sa akin. Sabi ko sa kanila, ang gusto ko lang naman ipakita sa kanila, yung tama. Na, kasi kailan pa tayo magbabago hanggang sa hindi nila makikita ang tama. Tama. In the magandang pakiusap. Tama. Pero Tita Cynthia, kinina sabi mo, nanay at tatay ka sa mga anak mo po. Anong ibig sabihin mo yan? Kasi alam niyo mga anak, ako ay isang widow. Widow. Ako ay, 3 years ago, namatay ang asawa ko. So may anak ako. Bali, ginagampanan ko rin yung inahati ko sila. Sabi ko, magtulungan tayo. Yung aking bunso kasi ang hilig niya magluto, sabi ko, kahit anong bilhin kong luto, kung ikaw ang magluto, kakain ako. Basta matututo ka rin yan eh. Kasi yan ang hilig mo. Tapos yung iba ko namang anak, kailangan matuto kayo magligpit ng higaan, maglinis, magwali sa labas, at kailangan pag mayroon tayong alaga, responsible tayo. Tama. Na-train yung mga anak nyo po na maging responsible ng mga anak. Hindi ko rin naman po sasabihin na 100%. Kasi Apo. Minsan tired din sila, ibawa naglalaro. Kaya lang, hanggat maaari, kaya nga ang Apo. Tawag nila sa akin, alarm clock ako. Kala emergency na. Oo. Yung aking panganay 26 years old, yung aking pangalawa ay 22. Yung aking pangatlo ay 19 years old. Yung akin namang bunso ay 14 years old. Ah, may ano pa, may teenager. Nagtrabaho na po ba yung mas matanda? Yung dalawa po, nagtrabaho na sila. Nakatulong ba po sila sa inyo kahit pa paano? Kasi nga, ang aking pinagkakitaan, ako ay distributor sa alkaline ionized microclustered water. Kung wala akong bintang sa machine, sabi ko sa kanila, sila ang sagot sa electric bills, water bills, at sa aming pang-araw-araw. Wow, tulong-tulong. Tulong-tulong. Pero ngayon po, nandito na kayo sa tawag ng tanghalan. Music naman. Ano pong ipinaglalaban ninyo na sumali kayo dito? Ako, sumali ako dito dahil sa marami sa akin nagpo-push na, Ate Cynthia, bakit ayaw mo sumali sa tawag ng tanghalan? Pwede pa kaya ako? Pwede ka pa, may sumasali nga na. Try natin. Ngayon, nung nalaman nila na isa ako sa ano, natuwa naman sila. Ang humahamon. Kalahok at humahamon from galing Luzon na si Rainiel Tulabing. Tulabing. Magandang tanghali. Nababakas ko sa mukha ni Rainiel. Kamusta, Rainiel? Okay naman po. Ay, kapatid medyo na Rainiel. Medyo kinakabahan. Oo, sumuporta ka rin sa pagsalita ng wikang Filipino. Maaari bang ikaw ay sumabay sa amin sa pagsalita ng wikang Filipino? Maaari po. Ayun. Pero ikaw ba ay taga saan? Sa Luzon? Ako po ay taga Cainta, Rizal. Ayan po. Cainta, Rizal. Oo. Ano po ang iyong pinagkakaabalahan sa Cainta, Rizal? Sa ngayon po, ako ay tumigil sa pag-aaral at sa darating na pasukan, magsisimula na ulit ako pumasok. So, yeah. Tama yan. Sa ngayon, ang aking ginagawa ay ako ay nagsiserve sa Panginoon. Hindi ko alam si yung Tagalog ng serve. Oh, naglilingkod. Naglilingkod sa Panginoon. Ayan, worship leader ako sa aming simbahan. Ngunit bakit niyo po kinailangan tumigil sa pag-aaral ngayon? Dahil sa financial. Financial. Masyadong mahal yung aking kursong kinukuha. Ano bang kurso iyan? Bali, ang kukuhanin ko po sana ay music education po. Kaso masyadong mahal po yung school na dapat edukasyon na papasukan. Wala bang mga scholar pagdating sa ganyang mga kurso? Wala po eh, kasi hindi pa po namin na-try. Hindi pa po namin nasubukan. Nasubukan pa. Ano-ano na ba yung mga nagawa mo para masustentuhan yung pag-aaral mo? Taon ko sa kolehiyo, dapat ano na ako, dapat ako'y... third year college na. So, ayun po. Ayun. Kasi,
Kasi nga naman, yung ganong kurso, kailangan nyo ng talagang focus. Kailangan ng focus at kailangan nga naman ng financial. Pero ikaw ba ngayon, maliban sa iyong pagiging pinuno sa isang sa worship? Sa pagsamba. Pagsamba, oo. Ikaw ba ay rumarakit din sa mga, halimbawa na lamang sa mga fiesta, sa kasal? Opo. Kadalasan po nai-invite ako. Naimbitahan ako ng aming mayor sa aming lugar. Minsan sa mga kaarawan. Tapos, ayan, kung ano man yung mga okasyon na ma-announce ng aming mayor. Ano bang dahilan? Bakit lumalaban pa? Oo. Ano ba yung ipinaglalaban? Sumali ako dito sa tawag ng tanghalan sa kadahilanan. Gusto ko maipakita yung aking talento. Oo. Gusto ko maipakita yung aking talento sa lahat ng mga manonood kung gaano kagaling yung Panginoon sa buhay ko. Totoo yan. Tawagin na natin ang pangatlong kalahok. Ay. Galing sa Mindanao na si Phoebe Escolar. Ay, Escosar. May pinapasabi siya. Siya daw ay okay lang daw siya sa upuan niya. Huwag na daw siyang tanungin dito. Nakita ko nga na nanginginig siya kanina. Oh, Phoebe! Kamusta si Phoebe? Okay lang po. Anong ginagawa mo, Phoebe? Saan ka sa Mindanao? Sa Davao City po. Davao City. Nag-aaral ka pa? Opo, grade 10 student po. Grade 10. Ano bang pinagkakaabalahan mo sa Mindanao? Oh! Oh! Galing si Mika, galing si Mika. Yung pag-aaral ko po. Anong antas na ba? Ang ang kinukuha mong edukasyon. Grade 10 daw, grade 10. ako po ngayon ay nasa grade 10. Sampung baitang po. Anong baitang? Ika-sampung baitang. Ano ba ang iyong pinaka-paboritong asignatura? Filipino po. Ay, Filipino. Filipino. May nanalo na po. Ikaw na mag-host ng showtime. Tatakan natin ng between. Kasi po para between. Kasi po para sa akin yung Filipino is ay madali lang po siyang pag-aralan kung ikukumpara po dun sa ibang asignatura. Nag-aaral ako Tagalog kasi pumunta ko sa Tagalog class dito. So anong payo mo pwede ka magbigyan sa akin sa mga Inglesera? Maging porsigido ka lang po para maabot po yung gusto mo na matutong magsalita ng Tagalog. Okay, English, ano sabi niya? Yeah, you have to pursue. Pero ikaw, Phoebe, kung magiging guro ka, anong mga gusto mong turuan? Mga bata ba o mga nasa kolehiyo na? Gusto ko pong turuan yung mga bata po. Mga bata. Bakit mo napiling magturo ng mga bata? Kasi po, gusto ko po na habang bata sila, kahit bata pa sila, gusto ko na po silang turuan na matuto na. Ano mo naman na isisingit ang pagkanta sa pag-aaral mo? Sa pang-araw-araw. Sa pang-araw-araw mong buhay. Kapag may contest, competition po sa amin, sumasali po ako, tapos sa paaralan din po namin, sumasali din po ako ng mga competition sa pagkanta. Kailan ka naman nag-umpisang matutong umawit? Sinabi po ng mama ko na nagsimula po akong matutong kumanta noong ako'y 2 years old pa po. Dalawang taon. Oh. Ano yung mga kinakanta mo nung bata ka pa? Sabi po ni mama, kung ano lang po daw yung lumabas sa bibig ko, tapos yung ginagamit ko po na parang gitara is yung Walis Ting Ting. Oy. Yun po. Galing naman. Pero ibig sabihin din ba, no, marunong ka mag-play din ng gitara o instrument? Opo. Oy, ano pang instrument ang tinutugtog mo?
ano po, gitara lang po, tsaka beatbox. Pero ngayon po, ang gusto ko pong... Beatbox? Naroon ka mag-beatbox? Opo. Kahon! Pwede ba sa kahon? Yung kahon, hindi yung beatbox na babig. Kahon. Sa kahon. Yung beatbox din kasi tawag doon. Box. Tapos sige po, pinag-aaralan ko kahon. Pa po yung kung paano tumugtog ng piano tsaka ng drums. Oh, dami pa lang alam. So, paano mo ba pinapag-aralan? Sariling sikap ba yan? O nag-aral ka talaga? Tinuturuan din po ako ng kuya ko, yung kasamahan ko po sa church. Isa rin po siyang taga-tugtog ng organ kasi isa rin naman po akong choir. Tapos, gusto na rin po na matuto ako na mag-organ kaya pinahiram niya sa akin minsan yung keyboard tuno. Ayun. Ngayon, yes. Ngayon sa iyong pagsali dito, ano ba ang iyong ipinaglalaban, Phoebe? Pinaglalaban ko po ay is yung family ko po. Dahil sila po yung nagtulang sa akin na magpursige lang po para tuparin ang pangarap. Tawagin na natin ang hinahamon. Dahil aagawin ang gintong mikropono sa kanya, si Kevin Ebanez ng Visayas. Ngayon ang kanyang pangalawang araw para dumepensa sa ginintuang mikropono. Makoy, twinning kayo. Hello, Kevin. Hello, nga. Okay, ambay kayo, Makoy. Tayo ka nga, tabi nga kayo. Huwag ka na tumayo, dyan ka na. Tabi kayo. Magkahit, twinning kami. Makoy. Hala, totoo. Pero gustuhan yung ripped jeans niya, Makoy. Mas gusto. Kaya lang, hindi siya naka-wedge heels. Oy. Ay, grabe. Oy, dito hindi naman. Hindi naman. Akala nyo lang, ano, illusion lang yun. Oo. Magaling na magdala si Makoy. Kuya, ganito ka din, no, sa braso mo. Pares ka? Lagi siyang nakaganyan. Dahil ganda-ganda na forma mo, pare. Ikaw din, bro. Oy, salamat. What inspired you both today? Utang naman, pare. Utang naman. Oh, ito. Congratulations sa'yo, ha. Unang araw mo, depensahan ang golden mikropono. Ano bang nararamdaman mo? Sino bang una mong tinawagan nung nanalo ka? Yung ano ko po, yung... Sino ba? Yung parents ko po. Yun. Ano naman sabi nila? Proud sila sa'yo. Ayun, parang ano daw, parang Pacquiao fight daw yung ano, nangyari. Kasi ano, dikit. Doon sa Kabankalan po. Kasi pag sa probinsya kasi, pagka ganun, Tumitigil lahat, nanonood, tigil sa gawain, tigil sa probinsya, kahit sa lungsod. Ganon ka sumuporta talaga. Lalo na pagka yung bayan nyo, halos magkakamag-anak kayo, titigil talaga lahat. Dati kasi yung boxingero si Maro dati. Nasira lang, wala lang kahit tumaba ako eh. Masaya ka na? Para mas makilala pa natin itong si Kevin, ay may mga larawan tayong ipapakita. Para makilala natin siya. Kukwentuhan mo kami, Kevin, ha, kung anong meron doon sa larawan na yan. Ipakita mo na yan. Anong tawag sa segment na to? Tawag nito ay... Snow World sila. Ipakita at sabihin. Sa, ano yan? Sa Enchanted Kingdom. Apo, umulan kasi, so bumili kami ng raincoat. Anong Tagalog ng Enchanted? Encantada? I don't know. Inkantong kaharian? Oo, parang ganun. Sino kasama mo dyan, Kevin? Yung pinsan ko, tapos mga friends niya. Wow. Bakit yan ba'y maulan at kayo nakasabi nga ni Mika kapote? Umulan. Umulan sa labas. Umulan sa loob ba yan? Labas. Sa labas. So napapicture kami sa loob. Kevin, ano yung pinakamagandang ride dyan? Sasakyan. Yung, ano ba, yung... Lodge, ano? Tapos nagbabasa lodge. Kayo? Ayun, yung... Jungle Lodge, ano yan? Gubat. Gubat na may kahoy. Troso. Ayun. Pero wala ba kayong ano yan? Meron ba kayo dyang Wala, kakadating ko lang galing... UK. Nakakatuwa na kayo. Isip kayo ng tanong. Nakakatuwa na kayo ay nagkaroon ng mga ganyang pagtitipon, kumbaga bonding. Sama-sama. Pagsama-sama. Ayun. Ito, sunod na larawan na tayo. Ano yan? Pagkakampo-kampo. Ang saya naman. Gusto ko yan, guys. Camping. Nagkakampo kayo.
Saan trekking to? Nag-trek kami. Saan sa Negros? Sa Silay? Ah, doon nag-hiking. Nag-hiking kayo? Dito ko, Silay. Tupad sa airport. Sa Patag na. Sa Patag na. Pero Kevin, is this parang... Tinagong dagat. Oh. Kailangan may bayad pumasok. Kailangan may bayad mag-camp dyan or parang public ngayon, anyone can go? Parang may kailangan ng permit. So it's like 200 pesos. Permiso. Sino mga kasama mo nung nag-trekking kayo? Kasama ko yung best friend ko. Pero yung iba hindi ko na yan kilala. Doon ko na lang nakilala. Parang doon ko na. Dalawa lang kayo. Sa taas ba yan ng bundok? Oo, sa taas na. Wow. Nag-hike kami ng like 7 hours. Uy. Tapos, gaano kayo katagal nag-stay? 2 hours lang. Dumating kami doon 10 p.m. Tapos, umalis kami 12 p.m. Kinabukasan. Tapos, pwede mag-overnight dyan. Oo, pwede. Pwede. Ano anong mga ginawa nyo dyan? Inom, kain. Akala ko nangangaso kayo dyan, nangisda. Picture. Oo, baka kasi nag-campfire kayo. Kampong apoy. Nagsiga ng kampong apoy. Pero lagi ba kayo naka... Hindi, first time ko lang yan. Ayaw ko nang gawin. Nakakapagod. Gusto yung first time. Napagod daw siya. Nakakapagod. Ibig sabihin, 7 oras pag-akyat, 7 oras ulit pagbaba, o mas maiksi yung pagbaba? Pagbaba, mga kasi like 4 hours. Na sila. Mas maiksi. Mas madali kasi pagpababa, mas mahirap pagpa-akyat. Oh, igulong mo yung sahili. Mas mabilis yun. Mas mabilis yun. Magpa-daus-dos ka na lang. Tapos may mga dala pa kayong mga gamit. Gamit pa, no? Totoo. Ay, oo. Oh, nakain na namin yung mga bigas. Oo, kasi yung mga dilata, nakain na. Mga inumin. Pero mas masakit sa tuwad pagbababa. Oo nga. Yung pressure kasi ng gravity. Yung bigat kasi. Madalas ba kayong nagte-trekking? Madalas ba kayong nag-adventure ng mga kaibigan mo? Oo, pero palagi kami nasa beach. Nag-sargaw kami. So very adventurous ka. Okay, that's nice. Susunod na larawan. Ayan! Oh, ano yan? Party! Yan yung festival namin sa Cabangalan. Sinulog Festival. Sinulog! Wow! Kayo pala kay Mayor Zayko. Yun. Uy, sa iyong pagkakaalam, gusto kong ma-experience ang sinulog na yan. Tuwing January yan, di ba tama? Tuwing January? Oh, January. Enero. Kasi sabay ng piyesta ng Tondo yan. Oo, sabay-sabay. Kasi piyesta yan para kay Santo Niño, di ba? Oh, Santo Niño yan. Pista na. Kapistahan. Nakakatuwa. De, sa totoo lang, hindi ko pa naranasang dumalo sa kapistahan ng sinulog. Masaya dyan. Masaya. Gusto ko din ma-experience. Ano yung pinaka-exacto na hindi mo makalimutan na nangyari sa'yo dyan? Sa sinulog? Dito, sinulog. Maliban sa inyong pagpapakita ng ano? Nalasing. Yan. Nalasing. Nalasing. Ano ba yung pinaka-magandang gawin pag sinulog? Yung pag ano, lagay ng mga kolorete. Paint. Oh, kolorete. Sasayaw ka. Sa mga mukha ng ibang tao. Di ba sumasayaw yun? Oh. Pero para sa depende akin, kung gusto mo sumaya. Hindi ko alam. Parang ano daw yun eh, nagpe-paint yung mga tao. Anong piyesa tawagin ulit? Sinulog. Sinulog. Para sa akin, hindi ko alam anong klaseng sinulog or what kind of piyesa that is. Pwede parang ano siya? Sa Cebu. Ano yung sinulog? Sinulog. Yung... Ako nga, no? Hindi ko rin alam eh. Pero yun lang yung nag-beep na gano'n. Kasi ba Santo Niño yun? Ayun, Santo Niño. Oh, sa Santo Niño. Pakalala sa Santo Niño, pero... Pero kasi hindi ako Katoliko. Ah, okay. So, Baptist. Sumama ka lang talaga dyan. Ano lang? Party-party. Celebration. Na imbitahan. Isang tradisyon ng mga taga Cebu ng pag-alala sa kapistahan ni Santo Niño. Saya dyan. Punta kayo dyan. Sobra talaga, pinupuntahan talaga, di ba? Dinarayo. Kahit di taga Cebu pupunta. Pero saan na nga... Pero saan na nga mag-iba tayo sunod na araw? Hindi, saan na nga, palagan pa din talaga yung pinaka-religious na thought nga na ipalagan sa Santo Niño. Diba, okay lang yung mga ganyan, huwag lang kalimutan yung totoong diwa. Bakit ba sinisilibra celebration? Totoo, yun. May susunod na larawan pa ba? Meron pa ba? Ay, mayroon pa. Uy, ang daming bibi. Sa ano ba to? Sa London ba to? Sa Prague, Czech Republic. Wow. Czech Republic. Prague. Ayun. Anong tawag sa klaseng hayop yan, Kevin? Nag-Euro trip. Ano yung klaseng bird yan? Prague swan.
Swan. Bibe. Bibe Swan. Ba sa ating yan? Hindi, frag. Palaka yung... Hindi, bibe. Ano ba yung geese goose sa ano? Goose ba yan? Gansa. 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 Uh-oh. Yan ay gansa. Uh-oh. Bibe o gansa? Ay, hindi ba? Ah, Swan. Swan ba? Swan so, yan. Charles Bridge yung likod niyan. Ayun, sa likod, sa likod. Hindi Swan yan. Parang geese yun. Anong ginagawa mo niya? Kinakausap mo yung mga gansa? Ano? Pinapakain. Pinapakain mo sila. Kasi so, parang may sinasabi kayo yun. Ha? Oo, oh, ang daming sinasabi. Buda, parang, hindi. Kasi may meron parang may mga pagkain. Tapos, i-feed mo sila. Hindi. Pakainin. Sabi na dyan, pinatawag ko kayong hindi lahat. Para ipaalam. Pero hindi bawal yan. Kasi sa ibang bansa, it's forbidden to feed some of the local hindi, birds. Hindi. I think hindi naman. Kasi marami naman turista na pumunta. Baka isa sa mga attractions. Pagdating mo doon, may mga feeds na pwedeng. Pero bakit ka nasa frog? Nasa frog? Frog? Sa frog lang pa. Sa palaka? Ano? Yung frog? Ah, nag-Euro tour ako. Nag-Euro tour. You were, yung kasama mo? Yung kaibigan ko. Kasama ko sa trabaho sa UK. Saan-saan kayo nagpunta sa Europa? Sa Paris, Amsterdam, Berlin, saan ba? Hungary, Slovakia, madami, Austria, ilang, mga ilang araw Norway. Kayo sa bawat bansa na pinuntahan sa niyo? Paris, parang apat na araw, then Amsterdam, tatlo. Or, ang saya. Ano yung ginawa mo sa Amsterdam? Ay, alam mo na. Alam ayan, maraming salamat. Pa. The people, let's rock the show!